Again, makikita nyo, naka-separate na yung ating mga baboy. Eh, naglilinis na si Daddy. Ayan, naglilinis na si Daddy. So, ayan. Kailangan natin dakutin yung tayo nila. Bubukot para hindi mabaho doon sa may dito. So, ayan, naliligo na yung ating mga baboy. Naglilinis na si Daddy. Ayan, tinapaliguan na natin yung mga baboy. Ayan. Tapos papakita namin kung paano yung process natin nung pagdadagdag nung babang ng palay dun sa pagkain ng ating mga baboy. Kasi naghahalo na tayo ng babang ng palay dun sa kanilang feed. Grower ng ating, ito yung feeds na ginagamit natin dun sa ating mga baboy. And papakita ko rin yung babang ng palay. So ganito naman yung itsura nung babang ng babang ng palay. Ganda yung kulay niya, may pagka-brown. Ingay na mo. Ito yun, ganda yung tsura niya. Mabibili din natin to sa bilihan ng feed. Sabihin nyo na ng babang ng palay, ganun. 17 pesos isang kilo niya, ayan. So, ihalo natin para hindi tayo magtae dun sa feeds ng mga baboy natin. Lalo't wala pa tayong income kasi gagawin nga natin silang ina yung baboy. Yan o. So, kailangan nating magdagdag. Ganda yung tsura, ayan. Ito yung pinaka yung pag nagpakiskis kayo ng palay, ganito yung magiging outcome nung kung sakaling malapit kayo sa ano kiskisan ng palay, ayan, meron din kayo mabibili nito mas mura kasi nga pag doon kayo sa bilihan ng feeds, yan may patong na sila doon. Tsura! Bukod na sila ng kulungan. Ito yung malapit ng maglandi, ayan, dito natin. Kaya tingnan nyo yung pempem niya, oh, makikita nyo yung pempem niya, ayan. Ayun o, namumula yung pempem na niya, papagana siya. And ito naman yung medyo bata pa. Yan, maingay. Diba? Lalaki! Ang lalaki ng natin, baboy natin. So, kaya inahaluan din natin ng babang ng palay yung pagkain nila para hindi sila masyadong tumaba, hindi nila matabaan yung paglalandi nila. Yan, kailangan natin sila i-diet. Hindi naman sa diet, yung kailangan lang natin i-maintain yung kanilang timbang. Kasi nga, pag tumaba pa sila, tas nanganak, and dadagdag pa yung kilo ng mga beak dun sa loob nila, and I've tendency yung paa nila is bumigay. Yan. So, kailangan din natin sila ang i-diet. Hello! Sana, ayan, maaga na maglandi na to, maglalandi na to, para maturukan natin siya ng artificial insemination. Ayan. So, yung artificial insemination natin, yun yung similya ng bulog na baboy. Ayan. So, nagtaas na rin yung presyo ng EI dito sa amin. Dati kasi yung presyo ng yung similya is nasa 500 to 700. Pero ngayon ay nagdoble yung presyo. Namabot na siya ng 1,400 to 1,500 ngayon. Tapos, depende pa yon sa layo ng sa inyo kung or kung may malapit sa inyo kasi nga mahal na rin pati yung gasolina. Kaya nagmahal din yung similya nung baboy. Daddy, pinapaliguan niya yung baboy. Ayan. Daddy, unahin muna natin yung babang ng palay. Ayan, babang ng palay muna yung ilalagay natin. Didirect na natin dun sa kainan ng mga baboy natin. Ayan, isang ganyan. Tapos ilalagay natin. Nilagay natin muna yung babang ng palay and then, ganito. Ayan. Palay muna. Hindi pa nila gusto kasi ang gusto ng mga baboy ay basa. Ayan. Ilalagay tayo ng feeds. Ayan, sa ibabaw. Lalagay tayo sa ibabaw ng mga feeds. Natin babasain ng o lalagyan ng tubig. Ayan. Mas gusto kasi nila yung basa. Pwede rin yung ipinababa. Ayan. Depende sa kung saan sila kanay. Ito kasi nasanin sila ganito. Kung ito nakatutok. So ayan, basa na yung mga pagkain nila. Ayan, mas gusto nila yan. Ayan. Ang diskarte ni Daddy, diretso na dun sa may kainan. Kasi yung iba kasi is tinitimplado pa nila dun sa timba o kaya binababad pa nila. Pero sa amin kasi, direkta na natin. Busy na yung mga baboy kumakain. Ayan, makikita nyo, inilagay-spray si Daddy na ang tawag ito, oxit. Hindi ko mabasa, kayo na lang, ayan. Ayan, i-ano ko na lang dito yung buong ano. I-spray natin kasi may mga kagat yung mga baboy, ayan.
may mga kagat ng langgam o kaya ng lamok, ayan, mas madaling gumaling yung sugat nila, ayan. Pa, tapos iwas infection kung sakaling nakagat sila, tapos may mga parang basa-basa, syempre nakakamot nila, ayan. Para iwas. Mga lamok, ang sugat ng lamok. Okay. Dami kasi kagat na lamok kasi nga tag-ulan. Ito yung aming ini-spray dun sa mga baboy. Pag may kagat, pag may sugat, ayan. Dami kasi sugat. Ang worth niyan is nasa 220 yung ganun. 220 nabibili namin din. Nabibili din yan sa bilihan ng feeds. Ayan. Madaling gumaling yung sugat ng mga baboy. Pag may ganyan. Ganun lang yung ating munting video ngayon. So, kung nagustuhan niyo po yung ating munting video, please like, comment, and subscribe! Bye-bye! Tatanong ako sa kitchen. Mas mura kayo. Huh?